Nabuksan ko yung cover niya. Nakita ko yung baterya. Lumubo. Ang duda ko agad, regulator. Ang regulator ay yung regulator ko'y bago pa yun. And guys, ito ay CB125 Honda. And kung ganito ang iyong motor at ito ang iyong ginagamit na service o pampasada, Honda CB125. Itong CB125 natin ay 6 na taon na nating gamit sa pamamasada. Kaya na-encounter na natin lahat ng naging problema nito. Unang na-encounter natin dito nung unang tatlong taon niya, nalubat yung baterya, tapos hindi na siya nag-charge. Napansin natin yun. Tapos yung ating ilaw sa hulihan, yung stoplight napundi, tapos yung flasher natin napundi. So ang ginawa natin, dinala natin sa mekaniko, at ang unang tiningnan niya ay yung regulator na nandito sa ilalim ng tangke. Yung regulator niya, yung may gitling-gitling. Ayan, tapos kulay itim siya, yung original. Yun yun ang unang yung pinaltan. So ang pinaltan natin ay yung regulator. Bumili tayo doon sa tindahan, sa spare part. Ang bili natin ay 350. So ikinabit niya yun. Akala ko mura lang, 350. Inikabit niya, tapos anong nangyari, okay na yung baterya natin, nag-charge, tapos na napalta na yung mga bombilya doon sa hulihan. Buti na lang yung unang headlight natin hindi siya napundi, tapos nagamit natin siya ng ilang buwan, tapos yung baterya talaga natin, anong nangyari, naglolos na siya. Talagang ayaw na siya mag parang humihina na siya, tumatakas na yung kanyang kuryente. So ang ginawa natin, tayo ay nag-ipon. Kasi itong CB125 na kickstarter, ang baterya nito malaki. Malaki kumpara dun sa CB na hindi siya electric starter. Maliit yung sa kanila, ito malaki, halos ganito kalaki yung baterya niya. So tayo nagbili ng bagong baterya. Ang bili natin ay 850. So bago na siya. Pinabit yung bagong baterya. So malakas, malakas ang baterya niya, malakas ang kuryente, gumagana lahat ang ilaw niya. So nagamit natin 'yon. Nagtaka ako, isang linggo lang yung bagong baterya, bigla siya nalubat. Bigla siya nalubat. So nagtaka ako, ba't nalubat? Nung buksan ko siya, binuksan ko yung cover niya. Nakita ko yung baterya, lumubo. Sabi ko, nako, lumubo. Ibig sabihin, overcharge. Lumubo, as in, lubo-lubo talaga yung baterya niya. Lubo talaga. Tapos, anong nangyari? Ang duda ko agad, regulator. Kasi ibig sabihin, nag-overcharge. Isang linggo pa lang yung bagong baterya. Kaya nangyari, dinila ko sa mekaniko. Sabi ko, bakit nag-bubo? Sira ang regulator. Ay, yung regulator ko'y bago pa yun, 350. So nangyari, sabi ng mekaniko, local yun, napakabit. Local. Kasi yung original na regulator ng CB125, nagkakahalaga ng 750. Kulay itim siya. So nagpabili ako ng bago na regulator, 750, kumpara dun sa regulator na nabili kong local, 350. So pinaltan siya ng regulator, 750. Original daw yun. At nakita ko naman, kumpara dun sa original nito at saka yung bagong biling original,
magkaparehas na magkaparehas talaga. Ibang-iba dun sa 315 na nabili ko. Ayan nangyari, kinabit yung bagong 750. Tapos, yung baterya ko, talagang sira. Sabi ng mekaniko, sira talaga. Buti na lang, ang ginawa ko, hindi ko siya pinaltan, yung baterya lumubo, hindi ko pinaltan. Ang ginawa ko doon sa bateryang lumubo, yun ay pre-maintenance, ang ginawa ko, guys, binuksan ko. Binuksan ko yung takip ng baterya. Tapos ang ginawa ko, sinalinan ko siya ng tubig, tubig ng baterya. Puro ang sinalin ko, puro. Tapos nung masalinan ko siya, tinakpan ko ulit. So anong nangyari, kinabit ko yung baterya na nilagyan ko ng tubig. Tapos guys, nagamit ko pa siya, nag-charge siya, kasi nagamit ko pa siya, gumana yung ilaw niya, gumana lahat, pati starter, tapos yung lahat, kasi gumana lahat yung baterya niya. So sa madaling salita, nagamit ko pa siya ng mahigit isang taon na lubong-lubo yung baterya. Tapos napansin ko, tumitilas siya yung tubig. Tapos ang ginawa ko, minimaintain ko na lang yung tubig, huwag masyadong marami. Hanggang sa nagamit ko siya ng almost 1 year. Kaya nakaminus tayo dun. Kaya pwede pa palang gamitin yung ganung baterya, basta okay yung regulator na naipalit. So matagal siya nagamit, hanggang sa napansin uli natin na naglulobat na siya, lagi na siya naglulobat. Kaya nagamit ko yung baterya kahit siya yung lubo na. So pag nakikita ng mga kasamahan natin na lubo yung baterya natin, kahit sino magsabi, talagang sira na. Pero hindi na lang ako nakikipagtalo sapagkat nagagamit ko naman at gumagana naman din sa akin, sapagkat ito nga ay importante, starter yung ating ginagamit, at para hindi natin bihira natin gamitin itong starter. Kaya maganda pa ito. Sa loob ng anim na taon, maganda pa siya, oh, matigas pa siya talaga siya. Lumalaban pa yung kanyang tinatadyakan kumpara doon sa usbuto natin. Gumagana pa siya. Kaya ito palang CB, talagang pagka medyo lumuluma na siya, ito anim na taon na ito, talagang napansin natin na battery operated. Kaya kailangan lagi palang garantisado ang iyong baterya. So may nag-advise sa atin na bumili tayo ng voltmeter na ikinakabit sa unahan. Napapansin natin yung mga tricycle, may mga kabit na voltmeter, yung nakikita kong lumalampas siya ng 12 volts o 13 volts o 14 volts. Yun. Pero hindi tayo bumili nun sapagkat wala rin namang kwenta yun. Dahil kung talagang sira ang iyong regulator, masusunog, baka pati yun masira. Kaya no choice tayo, talagang ang regulator natin, pag nasira, talagang sira. Wala tayong magagawa dyan. Ang mangyayari na lang, mag-provide tayo ng bagong regulator para ma-maintain yung kanyang kuryente. Hindi naman siya mag-automatic, eh. Pwede yung voltmeter kung siya ay mag-automatic. Na pag halimbawa na nagsobra yung voltahe, mag-automatic siya. Eh wala din naman ay tataas at tataas yung voltmeter niya. Masusunog at masusunog pa rin yung ating wire o yung ating bumbilya. Kaya dagdag patitingnan lang yun, mga voltmeter na yan. So ito, ayos na ito at nagamit natin. Kaya doon sa mga napupundihan ng ilaw, pansinin ninyo, pati yung baterya ninyo baka lumulubo. Kasi nga, yung ating regulator ay undi. Yan, hindi natin napapansin yun. Basta CB125. Sabi niyo sa mekaniko.
yun ang isang experience natin dito sa araw-araw nating paggamit bilang isang tricycle. Namamasada tayo araw-araw. Yun pala pagka pundi ang ating regulator.